Siyempre, alam naman natin, pagdating mo dito sa Canada, malamig, malungkot, may times na siyempre pressure sa trabaho, may mga makakasama ka rin namang mga hindi mo kasundo sa trabaho, may time na parang feeling nila gusto na lang nilang umuwi. Ano ba yung pwede nating ibigay na advice sa kanila? Yan, okay. Ganyan. So yung malungkot talaga sa umpisa, pero sa experience ko kasi ang ginawa ko is ito ang sagot sa walang energy at inaantok. Magkape muna tayo. Cafe Heaven. Can I get just a large cup of coffee? 3.68. Here you go. Thank you. Trinay ko lang itong coffee dito sa Cafe Heaven. Kasi local coffee ito eh. Masarap daw ang kape dito. Sarap nga. Ang lamig ngayon. It's minus 25 but it feels like mga siguro nasa minus 35 na. Ang feeling ko sa sobrang lamig. Kaya titingnan ko kung magtatagal tayo dito sa labas. Kaya ko lang naman naisipan lumabas para naman maiba ang venue. And salamat sa Diyos at mayroon na naman tayong sa mabuting pagkakataon na magkita-kita naman muli at dalangin ko pong parati sa Diyos na sana kayo ay laging nasa mabuting kalagayan. When I speak about mabuting kalagayan, ang ibig ko pong sabihin is you have to check yourself. Check natin yung sarili natin. Kung tayo ba ay well in terms of our mind, body, and spirit. Kailangan po kasing i-check natin yung tatlong bagay na yan sa ating pagkatao eh. Para masabi natin sa sarili natin that we are well. Nasa mabuti tayong kalagayan. O ano nga ba? Nasa mabuti nga ba kayo? At syempre, sa tuwing ako'y gagawa ng video, gusto ko na at the end of my video, ay meron kayong baon-baon na something positive that will brighten up your day. Yan po lagi ang intention ko pagka gumagawa ko ng video para naman kahit papaano meron tayong pagkukunan ng ating inspirasyon, motivation, kasi gusto ko lagi na kayo ay inspired. Yan ang aking main objective pagka gagawa ko ng video. Ay grabe. Iba talaga, kaya extreme cold warning in effect ngayon eh. At kung mapapansin nyo, yung aking boses is medyo kakaiba. Sabi nga nila, bedroom voice. Bedroom voice, bakit? Ihiga na lang yan, sabi nila. Ihiga mo na yan. So sana po ay malayo kayo sa mga sakit ha. At pagka ganitong sobrang lamig, naglolobat agad yung aking camera eh. Oh, nagpa-flash-flash siya kasi sa sobrang lamig. Kaya ako, hindi ako lumalayo sa aking sasakyan nandun. Para pag hindi ko na kaya, tatakbo na lang ako. At para maging positibo kayong parati sa buhay, kailangan po yung mga binabasa natin, yung mga pinapanood natin, yung ating ipinifeed, ipinapakain sa ating subconscious mind. Kasi parang pagkain po yan eh, ang mga pinapanood natin at yung mga babasahin, it feeds our subconscious mind. Pansinin ninyo, pagka nanood kayo ng isang panoorin na galit yung nagsasalita, ano yung inyong nararamdaman after yung panoorin yung video na yon? Mararamdaman nyo din yung galit nung nagsasalita eh, no? Parang natatransfer sa iyo eh. Kaya para hindi po negative ang matransfer sa inyo ng mga energy, syempre ang kailangan nating mga panoorin at saka yung kailangan nating basahin or pakinggan ay yung may mga positive tayong mapupulot para positibo din ang magiging pananaw natin. Kasi alam nyo po,
nanggagaling ang lahat ng yan sa ating puso at isipan. Kaya kung ano man yung itatanim natin sa ating puso at isipan, ay eventually, yan po yung lalabas sa atin. Di ba? Kasi nga, parang baso yan eh, na pinupuno. Na pagka ang inilagay mo doon sa isang baso ay tubig, pag umapaw yan, ang lalabas, syempre, ay tubig din. Pero pagka iba ang nilagay mo, halimbawa soft drinks ang inilagay mo, di soft drinks din ang aapaw. Ganon din ang ating puso at isipan. Kaya fill our minds and our body with positivity. Eh, paano po yan? Bakit po yung title ng inyong video ay ganyan? Maglilib ba yan ng positive na pananaw sa akin? Eh, eto po kasi ang reality. Lalo na kung kayo ay first timer na mangingibang bansa. Pupunta po kayo ng ibang bansa. Magiging OFW kayo for the first time. Kasi po, pag nang ibang bansa tayo, syempre, bawat country, tatandaan nyo po, no country is ever perfect. Kahit pa sabihin natin, oo, maganda po dito sa Canada. Pero ang Canada po, just like any other countries, ay meron din pong flaws. Hindi po siya perfect. Meron din po siyang imperfections. Kaya, kailangan po nating malaman, maintindihan, ano ba yung mga challenges na ating kakaharapin kung tayo ay magpupunta sa Canada. Unang-una po, na challenge. Ay, ito na nga pong nararamdaman ko, na lamig. Iba po talaga ang temperatura dito sa Canada, pagpunta nyo dito, kasi meron pong apat na seasons dito eh. Merong winter, spring, summer, at saka fall. Pero, ang kagandahan po dito sa weather dito sa Canada, dahil nga po, four seasons, ba, talagang mamamangha ka eh. Sa nag-create ng buong mundo eh. Sa Diyos eh, di ba? Mamamangha ka. Dahil yung apat pong season na yan ay hindi po agad-agad. Kumbaga, kung i-analyze nyo, hindi agad-agad na from extreme weather, katulad nito, extreme cold, ay bigla kayong pupunta ng summer, di ba? Ang ganda po kasi, bago mag-summer, meron pong spring. Ibig sabihin, meron kang time in between the two extreme temperatures na makapag-recuperate ang iyong katawan, makapag-adjust ang iyong katawan sa temperatura ng mainit. At from mainit naman, from summer, meron din in-between. Meron pong tinatawag na fall. Para naman makapag-adjust yung katawan mo sa kakaharapin mong winter. Kaya hindi po abrupt at sudden ang pagbabago ng temperatura. Meron kang time para makapag-adjust yung iyong katawan. Ang problema lang pag minsan, naka-adjust na yung katawan mo dun sa weather, pero yung mindset pag minsan, naiiwan. Yung mindset at saka yung puso, naiiwan dun sa summer. Kaya pagdating ng winter, nahihirapan mag-adjust. Although yung katawan nila adjusted na dun sa temperatura. Kaya something to keep in mind kung kayo ay lalo na bago pa lang na OFW, bago pa lang nalalabas ng bansa. Siyempre, bawat bansa may kanya-kanyang weather. At dito po sa Canada, kailangan i-prepare nyo ang inyong sarili sa cold weather. Napakalamig po talaga ngayong araw na ito. At lalo na pag winter, kailangan po, you have to dress appropriately. Kung mapapansin nyo, parang ang nipis-nipis ng aking suot. Pero, ang suot ko po ngayon, meron na akong damit sa loob. Meron pa akong thermal. Thermal po kasi ito eh. Tapos saka long sleeve. Tapos meron pa po itong pangatlong suot ko. Kaya, kaya ko po yung temperatura. So, mag-a-adjust po kayo sa weather. Pangalawa, syempre dahil winter, ang mga tao po, most of the time, nasa loob po ng bahay, may mga activities naman po, depende sa lugar na pupuntahan nyo. Kaya i-check nyo po yung website ng lugar na pupuntahan ninyo kasi may mga winter activities din naman po sila. But most of the time, maaaring nasa bahay po kayo. Kaya, maaaring mainip kayo pagka nasa loob kayo ng bahay. Diyan na po yung makakaramdam kayo ng homesick. At pag kayo ay na-homesick, ano ba ang panlaban sa pagka-homesick? Eh di syempre, ang kailangan po natin gawin is makipag-communicate po tayo dun sa ating mga mahal sa buhay. Kausapin po natin sila, tawagan po natin sila, lalo na pag nakakaramdam tayo
ng pagka-homesick. Nakakaramdam tayo ng lungkot. Yan talagang lungkot pag minsan kumakatok yan sa atin. At pagka kumatok, edi syempre, kailangan po ay mapaglabanan natin yung lungkot. At marami naman pong paraan para mapaglabanan yung pagkainip. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, kasi digital na lahat eh, di ba? Sok digital media. Kasi isang click mo na lang sa phone mo, sa computer mo, naandyan na yung iyong family, makakausap mo na. Hindi nga lang physical, pero mararamdaman mo na rin sila na parang kaharap nyo lang sila, naandyan lang sa harapan ninyo yung inyong mga mahal sa buhay. Kaya pag may time na nakakaramdam ka ng homesick, ng pagkalungkot, aba, dapat i-cure nyo po yan. Dapat paglabanan natin yan. Meron naman po tayong makakasama dito na mga kasamahan nyo sa bahay. Ito po, lalo na ang mga kinakausap ko dito is yung mga kababayan natin na first time pa lang na mag-iibang bansa. First time pa lang nalalabas ng Pilipinas. Yung mga kababayan natin na mga veterano na, sabihin natin, mga nakapag-ibang bansa na, may experience na sa pangingibang bansa, yung pagka-homesick, although dumarating at dumarating pa rin yan, kahit pasabihin natin sanay na tayo eh. Pero alam na natin kung ano yung ating mga gagawin. Pahinga muna ako at nabe-brain freeze ako. Hindi gumagana yung aking pag-iisip doon sa mensahe na gusto kong ihatid sa inyo. At eto, pangatlo. Although meron na po akong nagawang video patungkol sa paghahanda ng ating mga sarili, this is just a sort of a reminder sa inyo na magpupunta dito sa Canada para at least alam natin kung ano yung kakaharapin natin at handa tayo dun sa kung ano man yung kakaharapin natin ng mga sinasabi ko sa inyo na mga ilan lang na dapat i-expect natin pagdating natin dito sa Canada. Pangatlo po na nais kong i-share sa inyo, syempre pagdating nyo dito, may mga challenges din na kakaharapin kayo. Lalo na po kung halimbawa, pagpunta nyo dito sa Canada, iba po yung trabahong papasukin ninyo. Hindi po yun talaga yung inyong expertise na tinatawag. Kasi meron po tayong mga kababayan, lalo na yung mga kababayan natin na nanggagaling ng Taiwan. Pagdating po nila dito sa Canada, ay farm worker naman po ang trabaho nila. Eh kung halimbawa, sanay ka na ang kaharap mo doon ay makinarya sa production. Eh pagdating mo dito, kung ikaw ay farm worker, ang makakaharap mo ay either plants or mga animals. Kasi meron po nakapagkwento niyan sa akin eh, na pagdating niya dito, aba, ang trabaho daw nila ay manghuli ng manok. Eh paano kung hindi ka sanay na manghuli ng manok, di ba? Eh syempre, mag-a-adjust ka. May challenge na tinatawag. Or, maaaring masabi mo sa sarili mo na, uy, ganito pala dito sa Canada. Mahirap pala magtrabaho. Alam niyo po, pag minsan, it takes time and practice para po maging expert tayo dun sa isang bagay na yon. Kung halimbawa nga po, at wala tayong experience. Syempre, dito naman po ay tinitrain din. Nga lang, pag minsan, kailangan ihanda mo ang sarili mo na baka walang mag-train sa akin. So ihanda nyo na ang kalooban ninyo na alamin at pag-aralan kung ano man yung trabaho na kakaharapin nyo in advance. Kasi po, merong iba na pagdating dito, nahihirapan po sila na mag-adjust doon sa trabaho na kanilang gagawin. At kung minsan naman po, madali yung trabaho, pero ano po ang nagiging problema pag minsan, yung mga kasamahan naman nila dun sa trabaho. Kasi meron po talagang pakikisama na gagawin tayo eh. Makikisama po tayo sa boss natin, makikisama po tayo sa mga katrabaho natin. Kailangan po talaga yan pagdating nyo dito sa Canada. Ayan, at talaga ako yung nilalamig na. Bakit mo ba ako ini-English? Hala ko tuloy na-hack yung... Hala. Uy pa lang ako, bakit? I know, so... Ayan na si Mickey Mouse. Nakabas na kasi ako rin. Sige. Anong advice ang pwede mo mabigay sa kanila? Siyempre, alam mo naman na andyan yung pagka OFW ka, pagka ikaw ay worker. Siyempre, alam naman natin pagdating mo dito sa Canada, malamig,
malungkot, may times na syempre pressure sa trabaho, may makakasama ka rin namang mga hindi mo kasundo sa trabaho, ano ba yung pwede nating ibigay na advice sa kanila pagdating nila dito para syempre hindi nila, pag halimbawa may time na nakakaramdam sila ng lungkot, may time na parang feeling nila gusto na lang nilang umuwi. Ah, okay. Yan, ganyan. So, balik tayo sa number one. Kasi ang Diyos laging nandyan. Minsan, gusto mo may makausap, hindi naman sila available kasi nga busy rin silang lahat sa trabaho. May problema, pinagdadaanan. Balik tayo sa number one. Yung malungkot talaga sa umpisa, pero ang experience ko kasi ang ginawa ko is, nag-explore talaga ako. Kailangan mo, syempre, maging palakaibiganin. Kasi ganun naman tayo, di ba, mga Pilipino? Maging palakaibiganin. Kailangan mo rin lumabas-labas kahit maginaw. Di ba? Kaya ni Sok, ngayon, labas ng labas. Kung sinong-sinong nakakasalamuha. Ganun talaga. So especially, bago ka palang dyan. Also, ang ginawa ko nun is, tumira ako sa area na hindi masyadong madaming Filipino. Adapt ako sa culture ng mga ibang lahi, especially ng mga Canadians. Since talaga, like long time ago, nag-move ako sa hindi sa around Filipino community. Pero, umattend ako sa mga Filipino community gatherings. Doon ako naman malingke sa Filipino community area, mga ganyan. It's just like yung exposure mo in the community. Kasi nag-abroad ka pa, tapos hindi mo naman in-explore yung surroundings and community around you. So make new friends. Actually, may iba't ibang klase ng friends eh. Kasi wala kang relatives, so wala kang choice kundi to gain friends. So may iba't ibang klase ng friends. May friends na are gonna be there with you to just have fun. Yung mga baliw-baliwan kayo ganyan, fun lang, di ba? Yung mga friends na yung hangout lang kayo, kakain, ganyan, maglulokohan, and then pag-uwi na, wala na. The second type of friends is yung mapagsasamihan mo ng personal mong problema, but not someone that you actually go out with. You know what I mean? Kasi hindi mo mapakita sa kanila na baliw-baliw ka pala sa labas, pero pag meron kang matinding dinaramdam sa loob mo, ito yung may mga pwede kang mabigyan ng advice, either spiritually or psychologically or yung mga personal advice. Most of these people are tinatawag nating mas mature kesa sa atin. And then another type of friends are yung kahit na hindi mo nakikita or nakakasama, pag nagkita kayo, parang walang nagbago, right? And then there's another type of friend, of course, yung romantic friends. Which, all relationships starts with friendship, diba? So, and kung single ka naman, wala namang humahadlang, diba? Ayun, kung married ka, then you have an obligation to your spouse, and your spouse has an obligation to you para lagi kayong magkasama kahit na magkalayo kayo. Ganun. Another thing is not only explore the community but also explore the food. Diba? Kung foodie ka, ano ba yung mga local foods na sikat dyan sa pinuntahan mo? Kapag ano, kasi pag like halimbawa nagta-travel ako, hinahanap ko talaga kung ano yung local food dun sa country na yun. Kung ano yung, di ba, kung sa Pilipinas may adobo tayo, sa Japan, kung sa mga sushi, ganyan. Eat local. Explore mo para ma-embrace mo rin kung ano yung pinagmamalaki rin nila in the country. And then, ano pa, bigyan mo ako ng clue. Minsan, hindi nila kasundo yung katrabaho nila. How would you deal with that? Trust me, I know the feeling. You don't need to like everyone that you... Hindi lahat ng pagkakataon, friends ka with everyone. Kung halimbawa, ikaw sila yung may issue sa'yo. Basta ang importante is nagagawa mo yung trabaho mo na. Tama. And then pag hindi ka nila gusto, you know, as long as it's not personal, then it's a waste of time, you know? Kung professional naman yung ano sa'yo, yung comment about your work, then see kung may point ba sila, kung tama ba sila, and then improve yourself work-wise. Ayun, again, it's always best na wala kang kaaway, pero darating at darating yan. Meron talagang magkakaroon ng issue sa work,
type namin saan, selusan, how they're getting the treatment from their superior, yung hours of work, yung mga day off, mga ganyan, meron talaga magiging issue. Kahit na Pilipino pa yan or kahit na, ayan. How about yung dealing with the boss or supervisor? Wala ka talagang choice. Kailangan mong, as long as hindi nakaka-apekto sa prinsipyo mo, then you have to do what they ask you to do. It's part. Pero kung prinsipyo ng pinag-uusapan, ibang usapan na yun. And then pwede mo namang ipagtanggol na, sorry, I can't do that kasi I don't think it's right. Mm-hmm. And, magkaiba naman tayo ng prinsipyo, di ba? Yes, that is true. Yeah. And then suggest kung ano yung feeling mo makakabuti para sa company. Minsan, like, you have to put your own personal needs aside first. Do your work. And then, pag nag-succeed ko naman yung pinapagawa sa'yo, then, saka ka rumes back. Ganun. Hindi ka pwedeng magbigay ng sob ng di ba yun? Yung sob, we call it the sob story na parang hingi ka ng raise. I want a raise kasi kailangan kong magpadala sa Pilipinas ng maraming pera. Or kailangan ko ng raise kasi ang mahal na ng mga bilihin ngayon. Paano ko makakabili ng mga gamit ko? Ganyan. Hindi pwede yun. Kailangan pag hingi ka ng raise, meron kang reason. And it's always good to get feedback from your boss. And treat them like your mentor. Always gonna be something na matututunan ka. Kahit na simpleng bagay, matututunan mo from your boss. Because nandun sila sa position na yon for a reason. They have the experience and they have the skills. So, doon ka matutunan. Ayun. Maraming salamat, Ms. Marjorie Quintos, sa iyong time, sa pagbibigay ng insight at suggestion at advice sa ating mga kababayan, lalo na dun sa mga first timer na magiging OFW at Canada pa ang pupuntahan nila. Canada is a good country. It's not perfect, sasabihin namin, it's not perfect, pero compared sa ibang mga bansa, maganda ang Canada, di ba? Of course. Sobra ganda ng Canada. Yun lang, yung sa umpisa, pag tumating ka ng winter or first winter mo, pag unang bagsak ng snow, nakatingala ka. Ang ganda ng snow, ang puti-puti, di ba? Pero pag mga kalaunan na, ayaw mo na talaga. Ayaw mo na. Don't forget na God has plans for everyone. Kung saan mo gusto or kung saan balak or dream na pumunta. Kasi pinaghirapan. Ay, nawala. Sandali. Pinaghirapan mo yan. You don't know. May tumatawag. May tumatawag sa'yo. Yeah. Hindi, okay na. You owe it to yourself also. Kasi magaling ka, pinaghirapan mo yan, and embrace na yung success na madadala sa'yo ng Canada. At mag-ipon! Nasabi ko sa mga ibang tao dyan. Ipon. Mag-ipon. Yung mga gadget na okay lang din. It's kasi it's personal for some people when they have, you know, mga upgrade na personal stuff. It's a personal feeling, pero invest in things na tumataas ang value. Mga nasa Saudi, like example sa Saudi, bumibili sila ng maraming gold. Diba? Yung mga iba naman, bumibili ng mga LV. Katulad ng isa dyan. Hindi ko sa akin. Bibenta nga ako eh. Benta mo naman, no? Sige. Sige ba? Yeah. And always look for a long-term plan. Ako kasi iniisip ko minsan, where do I want to be 5 years from now? Ganun. Kasi kung mag-iisip ka ng short-term, ng next year, the following year, medyo mapipressure ka eh. So give yourself every 5 years. Parang success plan. Ganun. Planning, very important talaga yan. Ano? Yung planning. Oo. At saka yung planning nga na long-term, yung hindi yung paano kaya until end of the year. Parang always ka lang na paano katapusan na naman. Parang when you always think na month by month, mahirap eh. Sobrang pressure yun sa'yo eh. Pero kung okay, in 5 years dapat may kotse na ako. Ganun. Or in 5 years dapat meron na akong bahay na hinulugan. At least mapaghandaan. Alam mo yung cost. Alam mo kayo yung magkano yung iipunin mo para pagdating ng time na yun, kaya mo nang gawin yun. Okay? Ayun po. Maraming salamat, Miss Marjorie, for always being there. Pagkakailangan namin ng advice from you,
talagang si Miss Marjorie Quintos hindi yan madamot sa pag-share ng kanyang knowledge and expertise. Ayan. Buti na lang nandyan ka din kasi hindi nga ako nakakapag-shoot. Ayan. Eh di... alam mo naman. Busy ka parati eh. Kaya nga naisip ko na isama ko nga to sa video ko para makapaggawa siya ng video kahit papano, ng biglaan. Oo, yung camera ko nandito lang po. Oo. Oh. Yung tripod ko. Tapos yung bakon ko. Yung bakon ko. Wow! Ano yan? Korean noodle ba yan? Korean tsaka yung pansit canton. Pansit canton. Ayun. Okay. Sige, Ma Marjorie. Ingat po, everyone. Kahit na ano, kahit na hindi ako nakapag-video din naman sa salamat sa ano, pag-include sa akin. Yes, of course, always. Ayan. Okay, ingat po. Take bye-bye. Care din. Okay, bye-bye. At hanggang dyan lang mga kababayan. Sana po ay may napulot kayo na another inspiring na mga thoughts, words of wisdom, especially galing sa ating expert immigration consultant na si Miss Marjorie Quintos. And that's it for me today. Hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, and opportunities to come. Speaking of opportunities nga pala, ay nasa ilalim po ng description ng video ito yung ating registration form kung hindi pa po kayo nakakapag-apply ng mga opportunities dito sa Canada at sa United States of America. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayo ng Panginoon at magandang araw po sa inyo lahat. So strong.